Hello, Ibid! Mga ka-viewers, mga subscribers, padami na po ang naniniwala sa tinatanunod. Salamat po sa inyo. Shout out po muna sa ating mga kaibigan dyan, mga Arca Boys. Salamat po sa inyo na patuloy at patuloy kayong nanonood. King Lakwatsera. Yes, Mr. Ilwin. Bakit ang OFW mahilig magshopping ng branded items? Yun ba yun? Parang natamaan ako noon ah. Ito yung unang dahilan ko. Dito kasi sa abroad, pag mag-markdown sila, mag-sale sila, sobrang baba. 70%, minsan nga, buy one, take one. Meron din buy two, take one na item. Meron ding kung yung tawag nitong, ano ba yan? Buy five, take two, di ba? Meron din, di ba? Dito kasi, sobrang baba ang ano, yung markdown nila. Hindi katulad sa Pilipinas, yung markdown doon minsan, loko pa nga sila minsan, di ba? Sa Pinas, para lang mabenta yung ano nila. Dito kasi, pag markdown, markdown talaga yung item. Tapos branded pa. Kung bibili ka noon, doon na lang sa branded. Di ba, Win? Tama. Yung iba na mga rason, ito, may budget na ang mga OFW. Kailangan nilang o ginawa nilang reward sa sarili nila ang pagbibili ng mga item. Bibili sila ng branded item kasi may tatak. Pangalawa, pag magtagal, magluma ang item, magagamit pa siya. As in, durable siya. Tatagal ang item pag branded, di ba? Ikaw, bibili ka ng item, di ba? Kailangan branded din. Di ba? Kasi nga, sa nalalaman natin na pag branded, tatagal siya. Di ba, we? Tama. Meron din dahilan na bumibili ang mga FW ng branded na items. Kasi minsan, nandun yung pride sa sarili. Di ba? Gusto talaga na mapakita ng damit ko'y branded. Gusto talaga mapost sa FB o ka my story na ang damit ko'y branded. Di ba? Meron kasing ugaling ganyan eh. May ugali din tayo ganyan. Hindi natin may human talaga yun eh. May ugali tayong mataas minsan yung pride. Gusto natin makita na we are like that, di ba? Minsan kasi din maiwasan eh. Meron ding dahilan yung iba bumili ng branded sa item din. Kasi nakita nila sa kaibigan nila. Merong ingit ba? Yung nakikita nila na, uy, maganda pala yung product na yan na binibili niya. Uy, maganda yung, ano to, yung item na yun, di ba? Bibili din siya, di ba, we? Kasi nakita niya sa kasamahan niya. Kasi gusto niya, meron din siyang ganoon. Hindi naman problema yon. Basta, may budget ka. Hindi inutang, di ba? Walang problema yon. Mga ka-OFW, kahit ano pa ang binibili nyo, branded yan. Kasi, reward nyo yun sa sarili. Basta, hindi nyo inutang. Di ba, Win? Hindi ka makompromise mga ilang araw, ilang buwan sa iyong mga binibili, di ba? Oo, tama. Kadalasan sa atin dito, sa abroad, makompare mo sa ibang lahi, ang Pilipino, ang OFW, mahilig talaga sa branded. Compare mo sa iba, di ba? Yung iba, bibili lang dyan ng mura-mura, di ba? Basta lang makabili sila. Pero, mostly sa atin, mga OFW, mahilig talaga sa branded eh. Ugali natin eh. Pero walang problema naman yun eh. Kasi, pinaghirapan mo yun. Kadalasan kasi sa atin, mga FW, one day millionaire, hindi iniisip yung pag-iipon. Basta lang makabili ng branded. Hindi iniisip yung investment. Basta lang makabili. Kasi nga, mas mura, mas magandang item. Pero, pagdating sa panahon, wala ng pera, nga si FW. Halimbawa, katulad nito,
may pandemic o wala nang pera si OFW, nangangailangan niya ng income, nangangailangan ng budget para pangkonsumo. Di ba, Wen? Yung iba naman, walang goal sa sarili kung kailan sila magtagal dito sa abroad. Walang goal yung savings nila, kung magkano savings nila bago sila nag-abroad. Dapat may goal para hindi ka matitempt na magbili ng mga shopping, branded items. Hindi ka matitempt sa bagsakan ng presyo. Kasi may goal ka sa family mo, may goal ka sa sarili mo na in this year, darating din ang panahon na makasama mo siya kasi naabot mo na yung mga pangarap mo. Mahirap pag umuwi ka ng walang pera, kabayan ko. Dapat meron at meron talaga. Kasi yung katawan natin, hindi ito habang buhay nagtatrabaho. Kailangan din itong mag-relax. Ang katawan ay naniningil kung ano ang mga ginagawa sa atin, kung ano ang mga dati natin ginagawa. Naniningil yun. Diba, Ilwin? Naniningil yun sa atin. Kaya kailangan natin pag-ipunan para pagdating ng panahon, hindi tayo magsisisi. Sana ginawa ko yun. Yun lamang po, mga kasamahan kong ka-OFW. Sana po matulungan ko kayo na kahit nitong konti lang mensahe. Sana po yung pamilya na mga kaibigan ko matuto dito sa konting kaalaman lang po, upang sa ganun tayo lahat ng OFW sabay-sabay tayong makamit ang ating mga pangarap. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi tayong lahat, kasi ikaw at ako, kababayan ko.